Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. So andito ako ngayon sa The Villages at Lipa City, Batangas para ipakita sa inyo ang isa sa mga model unit na inoffer nila dito sa project na to. So ayan po, nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort, isa pang real estate broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour for single detached 103. Simulan na po natin. Okay, so yan nga po, nasa harapan natin yung model unit na si single detached 103 with a minimum lot area of 132 and a floor area of 103, kaya po siya single detached 103. Complete turnover na po ito, pero itong papasukating model unit ay dress up siya. So babanggitin ko po sa inyo kung ano po yung mga hindi kasama upon turnover. And then 3 bedrooms po siya with 3 toilet and bath with another maid's room and powder room. Okay? So, pwede ka mag-park din ng dalawang sasakyan. So, papansin po ninyo na napakalawak itong aking ilalakaran sa ngayon, ano? So, hindi po siya ganyan kalawak. Tulad ng nakikita nyo. Kung 132 square meter lang po ang lot area nyo, meron kayong 3 meter setback mula po dito sa kanyang poste na to, 3 meters po siya. And then, pwede ka mag-park nga ng dalawang sasakyan. Isa dito, isa rin po dito. Okay? So, single detached po siya, kaya po lahat ng space ng bahay na to ay may mga 2 meter pa po na setback. Sa kabila, meron din po 2 meter na setback. And then, sa likod po, meron din po 2 meter na setback. So, dito lang ang comment ko dito sa kanyang parking. Medyo makipot lang siya. No? Pwede kang mag-park ng dalawang sasakyan, pero medyo makipot lang siya. So, 2.3 meters lang po ang lapad nito. And then itong isa, kung meron 2 meter na setback, actually mali pala, medyo mas malaki pala ito. So ito pala ay nasa 2.3 din po siya. Okay, so 2.3. kung ikaw ay magaling magpark, kasya naman po dalawang sasakyan, makakapagbukas ka pa rin naman po ng pintuan. Yun nga lang, medyo masikip lang talaga, ano, pero at least may dalawang parking ka. Okay. Kasyang-kasya naman po kahit mga SUV para sa akin. Kasi nga, 3 meter yung setback. And then, yung mula doon sa poste pala, 3 meters din po yan. Okay. Dito sa likod, meron pa rin po kayong 2 meter na setback. Pero hindi siya gantong kalaki din, ha. 2 meter lang po yan. So, maganda rin yung design niya sa likod. Kahit likod lang siya. At hindi siya gaano makikita. Maganda pa rin yung design niya. Yung kanyang service area or laundry area. So, yan, may washing machine. Meron din siyang grills na design. Parang doon sa ibang model unit nila. So, dito naman, sa side na to, meron pa rin po kayong 2 meter na setback. Basta 2 meter lang po siya. Huwag niyo po imagine na ganyang kalawak. Okay, so dito sa side na to, simple lang po siya. So, available nga pala mga unit nila dito through bank finance. So bago tayo pumasok ng bahay, papansin po ninyo na meron pa siyang parang porch dito, ano? Okay. By the way, kung interested po pala kayo mag-inquire sa akin through Facebook, pwede niyo po kontakin sa akin Facebook page na Open House by Chad Ricafort. Okay, so pasok po tayo. So, pagpasok po ninyo, papansin nyo agad na naka-tiles na po siya. So, yan na po yung tiles na ginamit. 60 by 60 ang lapad and then granite po. Okay, so sa kanyang lapad ng pintuan, siguro ito na yung susukatin ko. Okay, wait lang po. Nagbuhol-buhol na. Okay, so 90 cm din po ang lapad ng kanyang pintuan. Malapad na po siya. Malapad na po yan. Okay, compare mo doon sa iba ng mga 80 cm lang yan. So, kung 90 cm po, malapad na po yan. So, pagpasok po ninyo, naka-dress up nga po siya, pero yung mga appliances, furniture, hindi pa po yan kasama. So, imagine niyo na lang po, wala pa talaga yan. Kahit itong mga divider na ito, wala pa rin po yan. Ano. Sa kisame niya, hindi pa rin po siya gantong kaganda. Sana naglagay sila ng dress up unit, ano?
yan po ay plain lang. O yung sa iba nila, kita pa yung mga bakal po mismo ng mga slab. Okay. So, maluwag naman po ito. Para sa akin, pwede nyo itong gayahin. Malalaki yung mga furniture na nilagay nila. Okay. And then, dito muna po tayo. Sa kanyang kitchen area or dining area. So, sa dining area niya, maluwag naman po siya. I think kung 8-seater to, possible magkakasya pa rin naman siguro. Pero I think mas tama lang talaga siya for 6-seater. Okay. So, upon turnover, wala pa rin po siya mga pin lights katulad niyan. Kumbaga nakalabas lang po yung pinaka outlet for lightings niyo. Okay. And then, ito po yung kanyang kitchen area. Maluwag din naman po siya, kung mapapansin po ninyo. Pero itong mga overhang, overhead cabinet, hindi pa po yung kasama. Hanggang dito lang po yung, anya, yung kanyang cabinet, ay, yung kanyang lababo. Ganyan lang po siya. And then, naka-tiles lang po. Hindi katulad niya na granite. May cabinet din naman sa ilalim, pero hindi pa siya katulad dito na modular ang ginamit nila. Okay? Okay. Okay, so ito naman yung kanyang pintuan mula dito sa kitchen palabas sa kanyang service area. Okay. So kung papansin po ninyo, medyo maluwag pa rin po yan. And then meron niyang, at nandito pala yung kanyang ano-ano, yung kanyang maid's room. Okay. Si maid's room, medyo malaki yung kwarto niya. Nga lang, medyo masikip lang yung lakaran niya dito. Pero kung single size bed, ayan po, may space. Maganda naman po yung kanyang space. Meron ka pang space dito para sa mga damitan or cabinet po ng maid's room. Then sa maid's room po, may sarili din po siya. Or nandito sa kanya yung toilet and bath. Yan nga lang, medyo maliit lang din talaga. Halos magkaroon lang talaga ng paliguan. Ano? Okay, so naka-tiles naman siya. Pero itong part na to, hindi. Ito po, naka-tiles talaga itong shower area. Okay. And then, PVC type po yung kanyang pintuan. Okay. So, yung pintuan din po ng kanyang maid's room, PVC type lang din po siya. So, balik tayo sa loob. Okay. Okay, so dito naman, meron siyang powder room. So, saktong-sakto lang to kapag may mga bisita kayo. Okay. Pero kapag powder room po, yung tiles niya hanggang dyan lang po ha. One layer po. Yan na po yung actual turnover. Pati po itong mga lavatory niya, itong kanyang toilet, yan na rin po yun. Ang wala lang po yung mga shelves na yan. Okay. So, next po, akit naman tayo sa second floor. So, sa hagdan niya, hindi rin po siya gantong kaganda pa na meron pa siyang wooden railings dito. Ano? So, kumbaga, flat bar lang din po siya. Katulad ng mga ito. So, ito, flat bar. Ito ay square bar. Flat bar, square bar, flat bar. And then, hindi ko sure kung naka-tiles talaga siya. Kasi yung isang model unit na vinyl planks po ang ginamit. So, sa lapad naman ng kanyang hagdanan. Okay, wait lang po. Okay, 0.90 cm. So, medyo malapad-lapad na rin po yan. So, ika-clarify ko na lang kung naka-tiles din po siya, no? Or naka-vinyl. Pwede tayo sa second floor. So, dito sa second floor, pansin po niya, naka-vinyl po siya. Tulad nung ibang mga model unit nila, yun na po yung actual turnover. So, unahin muna natin ang dito po. First bedroom. Okay, first bedroom. Okay.
So, maluwag. Single size bed, pero pansin po ninyo, kahit single size bed siya, may malalaki siyang spacing pa dito, no? I think kung double size bed, kasang-kasya pa rin. May space pa rin naman for table. Siguro ito, sukatin ko lang kasi na-intriga ako kung gaano kalaki. So, 2.2 meters po ang kanyang lapad. And then, dito sa likodan ko, meron ka pang space dito for built-in cabinet. Sa mga pintuan niya, same lang din naman po yung kanyang ginamit tulad sa ibang mga model house. Kaya lang ito kasi parang nilagyan nila ng design na wood grain. So, I think expect na lang natin na hindi siya gantong may wood grain. Kumbaga, plain lang din siya tulad ng ibang model house nila. So, next po, punta naman tayo dito kay common toilet and bath ng dalawang kwarto. Kasi sa master bedroom po, may sarili siyang toilet and bath. Okay? So, same lang naman yung, ano, yung mga toilet at lavatory, yung mga materials na ginamit. Pero nilagyan lang nila ng mga modular cabinet para maitago yung mga tubo sa ilalim, yung mga P-trap. Okay? So, pagdating naman sa space, pwede pa rin naman to. Yung lapad niya is 90 centimeter mahigit. So, bakit ko po nasabing 90 centimeter? Yung ginamit din ng tiles is 30 by 30. So, 1, 2, 3. And then, meron ko pang konting space dito. So, more than 90 centimeter naman po yan. And then, yung kanyang lapad din po is 90 centimeter. So, para sa akin, reasonable naman yung space. Yung tiles niya dito, floor to ceiling, kasi nga shower area siya. Pero itong mga divider na to, yung glass divider nila, hindi pa po yung kasama upon turnover. Okay? So, next naman, dito tayo sa kanyang, I think, hindi, second bedroom pala. Okay, second bedroom. Kala ko master bedroom na kasi ang laki po ng kamang nilagay nila. So, which means napakalaki rin po ng kwarto na ito. Okay. And then may mga space ka pa, kabilaan. Maganda rito sa kwarto na ito. Marami siyang bintana. 1, 2, 3. Tatlo. And ito, may space ka dito for your cabinet or wardrobe area. Yung mga kwarto pala nila dito, may mga space na rin or provision for aircon, may mga butas na, and then may mga outlet for window type aircon po. Sa mga ceiling pala, hindi po siya ganyan na may mga pin lights din. Kumbaga, plain lang po siya, and then may mga outlet for ilaw or bombilya. So, ganun po. Sa mga pintuan niya, pansin ko medyo malapad po yung mga pintuan niya. So, sa lapad ng pintuan ng kwarto niya, 80 centimeter po. Kumbaga, mas malapad yan compare sa mga... Mas malapad na po siya pagdating po sa mga pintuan ng kwarto. Okay? And then, ito po, lastly, yung kanyang master bedroom. So, malaki itong master bedroom, ano? I think kung queen size bed... Actually, queen size bed na itong nilagay nila. Pero kung king size bed... Kasyang-kasya pa rin. Pansin nyo yung ginamit nilang bed frame. Medyo may space pa siya dito. May space pa siya dyan. Parang mukha siyang floating bed frame. Kumbaga, yun ang design niya. I think pag binuksan mo yan, baka may ilaw pa yan dito sa ilalim. Para magmukha siyang floating. Pero kung king size bed, kasyang-kasya po yan. May maluwag pa po kayong space dito. Maraming bintana for ventilation. Buti na lang single detached po ang unit na ito. Meron ka rin space dito for cabinet. Natawa lang ako kasi sobrang laki ng kwarto na ito. Yung cabinet niya, ito lang. So, I think masyadong malaki yung TV na nilagay nila dito. Pero syempre, model house lang naman ito. Model unit lang naman. So, dito tayo sa exclusive na CR ni master bedroom. So, ito siya. Oh, medyo malaki to, no? Medyo malaki ito. Compare mo dun sa lahat ng CR, ng model house na napasok ko nila.
So same lang din naman po yung laboratory at saka yung kanyang toilet, nilagyan lang nila ng cabinet. Magpapakustomize kayo ng cabinet, ipasabay nyo rin po yung ilalim ng laboratory para magandang tignan. Kasi pangit nga naman kung kita mo yung mga tubo-tubo sa ilalim. So mahaba itong kanyang CR at malapad. So pansin po ninyo, I think mga 150 ang lapad nito. So 1, 2, 3, 4, 4 tiles and then may kalahati pa dito. So suma total mga, yun nga, 135 pala centimeter. 135 centimeter, which is maluwag po. So pansin nyo, ito yung shower area niya. Dito talaga siya. Pero may space pa ako dito, no? Okay. So, yung shower area niya, floor to ceiling yung tiles niya. Hindi ko lang sure kung may outlet na rin po siya ng aircon katulad nito. Ah, sorry. Outlet pala for heater. Sorry, ah, nabigla ko nawala dun. Outlet po pala for heater. Ayan. Sa mga bintana, may dalawang bintana itong CR na to. Kaya tamang-tama yan, hindi magkaka-molds itong CR ninyo. Okay, so yun lang po. Kung gusto nyo pong makita yung computation, ito po ipa-flash ko sa screen ninyo. Pero i-check nyo rin po yung description sa baba para makakita kayo ng mga updated computation. Baka kasi yung nasa screen ninyo ngayon, nag-price increase na. Okay, so dito nga pala sa The Villages, may mga clubhouse, basketball court, swimming pool. Sila na tatayo din, pero sa ngayon wala pa talaga. May mga kinoconstruct na silang bahay, pero yung mga amenity, wala pa. Napakalapit lang din po nito sa lahat. Like for example, sa hospital, industrial park, malls, the outlet, okay? And then, mga school. Kasi nga, Lipa City naman ito. May Lasal, diba? Basta maraming university pa. Okay, so ibig sabihin, sustainable naman po ang project na ito. Pwede ka nang tumira talaga dito sa The Villages. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, pwede niyo i-like, pwede niyo i-share, at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. At kung interesado na po kayo mag-reserve sa what property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat po.